So, ay na nga mga bossing, mga idolo, kamusta-kamusta sa mga tropa natin dyan na patuloy na nagkakaproblema about sa paglimit ng mga client or mga gadget na nakakonect sa ating wifi sa bahay. Syempre, kapag sobrang dami ng connected na mga gadget, mga phone sa ating wifi, is hindi na natin masusulit yung allocated bandwidth speed na ibinabato ng ating ISP or yung tinatawag na internet service provider, mapaglobe man yan, mapa-PLDT, mapa-converge, or kung saan ka man nagpakabet na ISP, hindi mo na talaga masusulit yung speed na ibinabato sa atin ng ating ISP kapag ka may isang client or gadget na nakakonect sa ating wifi na nag-download. Syempre, mapupunta na lahat ng allocated bandwidth speed sa kanyang phone. So, paano nga ba yun ilimit? So, tulad ng nakita mo sa ating thumbnail, labasan mo sa ating title, paano nga ba ilimit ang bawat gadget na nakakonect sa ating wifi? Nasa tamang video ka ngayon. So, sana mapanood mo hanggang sa dulo at nang sa ganon is hindi ka malito. So, kung baka wala man sa ating munting channel, kung pwede akong makahingi sa iyo ng subscribe, ayan, maraming salamat. I really appreciate that. Tap mo na rin yung bell icon sa baba para ikaw unang ma-update, ikaw na rin yung unang ma-notify sa ating mga susunod pang mga videos, mga tutorial. Kung may time ka pa, kung pwede akong makahingi sa iyo ng like sa video na to, ayan, malaking tulong yan tropa para isa kay lalago, ikaw unlad ng ating munting channel. So, kung nahihirapan kang ilimit yung bawat gadget na nakakonect sa ating wifi, I suggest bumili ka ng Tenda F3. So, murang-mura ito sa Shopee or sa Lazada. Makukuha mo lang to sa 500 pesos or mahigit sa 500 pesos ngayon. So, meron akong dalawang router dito sa bahay, yung main router namin ng ISP at yung aking Tenda F3. So, ito yung aking Tenda F3, itong isang router nito. So, papasukin mo lang yung dashboard niya, or even hindi ka nakabili ng Tenda F3, try mo pa rin tignan yung ating yung router mo sa bahay kung merong tinatawag na QoS or Quality of Service. So, paano mo nga ba yun makikita? So, tatap mo lang dito sa right upper part ng Wi-Fi, kukunin mo lang yung tinatawag na Gateway IP address. So, ito siya. So, 192.168.61.1. Kukunin mo lang yan and then pupunta ka sa anumang browser na gusto mo sa iyong phone. So, yan. For me, gagamit ako ng Google Chrome. And then, itatype natin dyan syempre yung gateway na ating nakuha. And then, go lang natin. And then, yan. Na-redirect na tayo sa dashboard ng aking Tenda F3. So, take note. Tatap mo sa right upper part and then dapat naka-desktop site yung browser natin. So, ayan. And then, pagkapasok mo sa ating Tenda F3 dashboard, pupunta ka lang dito sa bandwidth control. So, tatap mo lang yan. And then, ayan, lalabas na dyan lahat ng client or mga phone, mga gadget na connected sa ating Tenda F3. So, ayan, ilalagay mo lang dito sa download limit kung ilang Mbps ang ibabato mo sa kanya. For example, itong itong unknown na to, hindi natin to kilala. And then, lalagay mo lang dito kung ilang Mbps yung gusto mo ibato. Ayan, for example, babatuhan mo lang siya ng 1 Mbps. Ayan. And then, apply mo lang dito sa baba yung OK. Tatap mo lang yan. And then, ang maibabato mo sa kanya is 1 na. Ayan, ilalagay lang natin ng 4. And then, OK lang natin dito sa baba para mag-take effect. Ayan. After mong masave yan, save successfully, sabi kanina dito sa taas. So, ang maibabato ko na lang sa kanya is 4 Mbps. So, kahit mag-download siya, makakap siya sa 4 Mbps. So, napakamura lang ng Tenda F3, bili ka na sa Lazada, 500 plus lang yan. Mas madali mong ilimit yung mga client na nakakonect sa ating Wi-Fi. So, paano nga ba i-connect naman yung Tenda F3 sa ating main router? So, bibili ka lang syempre ng LAN cable. And then, tatap mo siya sa LAN from your original na Wi-Fi. And then, ipapasok mo siya ngayon sa WAN ng Tenda F3. So, napakasimple lang. And then, malilimit mo na lahat ng connected na client na gusto mong i-connect. At malilimit mo sila sa Mbps kung ilang Mbps ang gusto mong ibato sa kanila. So, sana may natutunan ka sa ating vlog ngayon. Ayan. See you sa mga susunod pa nating mga tutorials, mga content.